Okay guys, ano, bago tayo magpasimula, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta ng aking munting channel. Sa lahat po ng nakasubscribe at sa lahat po ng mga magsusubscribe pa. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasupport na lang po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button at notification bell. Maraming pong salamat sa inyo. Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, may project ako ngayon, ano? Actually, talagang marami tayong gawa ngayon, ano? So, tambak ang trabaho. Ngayon guys, unahin natin gawin ito. Itong pang-mid-high na D12, no? Imamatch natin dito. Ito guys, bagong gawa lang din, katapos lang kahapon. Order ito ng ating customer, balikbayang galing Israel, no? Nagpagawa siya kasi gawa ng yung dual L-ported natin ay nabili na ng customer natin. So interesado rin yung balikbayan, ano, nakita niya sa Facebook. So ito nga, nagpagawa siya ngayon. And then dalawang D12 na pang mid-high ang kanyang imamatch dito sa dalawang o sa dual sa buffer na ito, no? So ito naman guys, may-ari na rin ito, itong D15 na L-ported, ano? So magkakahiwalay sila. Kaya ngayon guys, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-assemble itong full range, ano? Ang ilalagay natin na tweeter ay yung crown na 150 watts, ano? Tapos D12 na instrumental. At makikita nyo guys yung kanyang style, yung normal lang, yung typical na nakikita natin, ano? Yung nandito yung air vent. Merong air vent dito sa ilalim. So tayo, nilagyan natin dito, ano? Yung iba naman, yung may mga design, ano? Yung may mga butas sa gilid. So siguro guys, susunod natin gagawin yun. Sa ngayon, ito lang muna, ano? At ito yung kanyang pang-ilalim. So may binutasan ko na siya para sa metal plunger niya, ano? At ito yung kanyang pang-ibabaw. At yung guys, yung siding niya. So guys, yung kanyang siding, wala tayong handle. Kaya ito yung nilagay natin na ito na lang yung ilalagay na handle, ano? So dito siya guys, ano? Yan. So apat sila guys, ano? Apat ito na pang siding, ano? And then ito yung kanya namang pang metal plunger, ano? Ito. Tapos guys, yun, binutasan ko na rin para sa kanyang yung backboard sa kanyang speak-on. So tara guys, assembly na lang natin. But bago yon, pag-usapan muna natin yung kanyang mga sukat. So inaanyayahan ko yung mga baguhan, no, sa mga DIYers na gaya ko, sa mga mahilig mag-assemble ng mga speaker. So guys, panoorin nyo ito. Step by step gagawin natin, ano? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble. Tara guys. Okay guys, ano, pasimula muna tayo sa sukat, ano? Nga pala, ang gagawin natin ay D12, ano, na pang mid-high o full range, ano? So tara guys, unahin natin itong front. Okay, sa kanyang front guys, yung kanyang lapad ay 14 inches. No, ayan, no, 14 inches. Yung kanyang taas ay nasa 20 inches. Ayan guys, ano? So saan nakita? So 14 inches by 20 inches. Okay. Yung kanya naman backboard, so parehas lang guys, ano? Yung kanyang backboard ay ganun din, 14 inches by 20. So parehas lang sila guys, ano, ng front. Yung kanya namang siding, no, 20 inches, no, gaya nito, 20 inches kasi taas ng backboard at ng front, 20 inches by 11 3/4, no, 11 3/4 by 20 inches. Yung kanya namang taas at yung baba, no guys, ay 11 3/4, so gaya nitong siding, 11 3/4 by 15 1/2, no, 15 1/2 by 11 3/4.
Okay guys, yung diameter naman ng butas ng D12 ano ay 11 inches. Yan guys, so malinaw na malinaw, kitang-kita ano. So ayan ano. Yung diameter no ng butas ng D12 natin ay 11 inches. Ayun guys, ang gagamitin dito yung horn tweeter na 4x10.5 ano. 4x10.5 yung horn tweeter na ang full range ano na 150 watts. Okay guys, tara. So yun lang yung guys ano, pagka nabuo na natin, saka i-recap na lang natin yung kanyang sukat. Tara guys, assemble na natin. Okay guys, ano sa panimula natin bago tayo mag-assemble ng box. Guys, kung gusto niyo ilagay itong pinagbutasan nitong front natin ano, pwede nyo namang ilagay ito sa backboard, sa loob, ano? Sa pinakaloob ng box. Halimbawa, ito yung backboard natin. No? Pwede mong ipatungin dyan. So, ganyan guys, ano? Para hindi kayo maligaw, iligay nyo muna ito. Tapatin nyo muna yung front at saka yung backboard, ano? Tapos, pagtapatin nyo, bilugan nyo, or pwede mo lang i-direct na ilagay. And then, pwede mo na siyang takuan, ano? O kahit na stick well lang. So, tara guys, start na tayo. Okay guys, ano, gawa na yung bounce ng ating backboard, ano? So, tara guys, start na tayo, mag-assemble na tayo. Okay guys, ano, bago tayo magsimula, ipakita muna natin yung basic na hakbang kung paano tayo mag-assemble, ano? So, ganito lang yung guys, ano, kung ano yung uunahin natin. So, yung siding at yung pang-ibabaw muna at yung backboard. So, yung tatlong yan, ang pangunahin nating gagawin. Parang ganito guys, oh. So guys, ganyan yung pasimulan natin, no? Ganyan yung unang hakbang na gagawin natin. Una muna yung pag-ibabaw at yung isang siding. And then, pangatlo yung kanyang backboard. At pang-apat yung kabilang siding. So, ganyan guys, pagkatapos yung front. Ito, no? Okay natin. And then, yung pinaka-last, yung siding na isa, no? Ilalagay natin sa ibabaw niya. So, tara guys, simulan na natin. So, okay na guys, yung ating box, ano? So, ganun lang kadali, ano? Ay mamaya, ipupulido na natin yan. So, pinakita ko lang yung kanyang mga bang kung paano siya assemble. So, tara guys, ipulido na natin, pakuha na natin. Thank you.
Okay guys, sunod na hakbang naman natin, ilalagay natin yung front, and then yung pinakahuli ay yung pinaka siding. So tara guys. Okay guys, gaya ng pinakita ko sa inyo, bago nyo muna ilagay yung pinaka front, guguhit muna kayo, loob at labas. Yun yung magiging hangganan kung hanggang saan yung guhit ng front o yung pinaka margin, parang ganito guys, So ganyan guys, meron siyang clearance. Ngayon, guguhit muna kayo loob at labas para yung sa labas, yun yung magiging palatandaan ng inyong pamakuan. At yung namang sa loob, yun yung magiging palatandaan ng guhit ng front ninyo. Tara guys, tuloy-tuloy na natin. So, yan na. Box na siya, So, ipupulido na lang natin, guys, Guys, paalala lang, kung kayo magpapako, halimbawang tapat dyan sa air vent, at yung pakong gagamitin nyo ay 1 media or 2, so mas maganda dito sa gilid, Kasi baka ma-centro nyo sa gitna, tatago siya hanggang dito, so mahirapan kayong tanggalin, So mas may papayo ko, dito kayo titira sa gilid ng bilog. So, ayan na guys, So, ikakabit na lang natin yung kanyang siding. Tara, tuloy-tuloy na tayo. Okay guys, bago nyo ilagay yung pinakahuli, yung pinaka-siding, habang bukas pa siya guys, lagyan nyo na ng stickle yung pinaka-gilid, lahat ng pinagpakuan sa mga gilid-gilid niya, lagyan nyo na ng stickle para walang singaw. And then, saka nyo ilagay ito, at ito na lang yung lalagyan nyo ng stickle sa loob. So, tara guys. So ito na guys, natapos na natin. So ganun lang kadali, madaling sundan. Ngayon na lilihan na natin ng 80 grit. Muna yung 80 grit, and then pagka finishing na yung 240 grit, Tapos kabit na natin yung kanyang mga accessories. Okay. Guys, tingnan nyo yung yung bilog sa loob ng speaker, So, ayan, So, ayan siya. Ito rin yung kabila. So, guys, ganyan, Ngayon, guys, pwede naman yung lagyan dito sa gitna. So, nga pala, buti naalala ko, lalagyan pa natin dito ng pinaka-brace sa gitna, So, siguro, hindi ko napakita sa video, kaya na lang mag-additional, Tara, guys. Okay guys, nalihan na natin siya ng 80 grit, At ipipinishing lang natin siya ng 240 grit. Nga pala guys, hindi kinapinakita sa video kung paano ko siya niliha. So, kung meron kayo sander, gamitan nyo ng sander. Unahan nyo muna ng 80 grit, and then finishing ay
240 grit. Guys, itong nakikita nyo sa gilid niya, ito yung pang horn tweeter, ano? Imamatch doon sa dalawang L-ported na dual box, ano? Tapos, ito yung kanyang, itong dalawang D12, ito yung kanyang pang mid, ano? Tapos, itong nasa gilid na dual na tweeter, yan naman yung kanyang ipapatong doon sa ibabaw ng dalawang o ng dual speaker box. So, tara guys, umahapon na. So, ito na siya. Kasulo ko yan nagpapagawa din si Mrs. ng kanyang tindahan. Okay guys. Okay guys, ano? So, napinis na. Nalilan natin siya ng 240 grit. So, ikakabit na lang natin yung kanyang mga accessories. Okay guys, ano, sa gusto magpagawa, ang aking pong lokasyon ay sa Antipolo. Antipolo City, Antipolo Hills Subdivision, Orchids Extension. Okay guys, ano, ito na yung kanyang finished product. So, pipikapin na lang ito ng customer natin. Nga pala guys, hindi natin siya masasound check, gawa ng yung mga instrument niya gaya ng tweeter, mid-range. Wala palang mid-range, speaker, aya bibiliin pa sa Raon, ano? So, box lang talaga ang in-order niya sa atin. Kaya guys, sa paumanin, walang magaganap na sound check, ano? So, ganyan na magiging forma niya guys. Itong dalawang D12 na magkabila sa gilid, pwede niyang bilhan ng stand yan, ng speaker stand, ano, para kahit paano na isa taas yung kanyang miday. At yung nasa ibabaw naman na nakapatong doon sa dalawang dual box, yun naman yung kanyang hay, ano, yung kanyang tweeter. So, tweeter lang yung guys, ano. Kung gusto niya magdagdag ng kalansing, so, pwedeng-pwede yan, ano. Okay guys, ano ka lang, ano, i-recap ko lang, ano, yung dalawang magkabila sa gilid ay D12 yan, pang mid-high niya. At yung nasa gitna, ito yung dual L-ported na D15. At yung nasa ibabaw ay yung kanyang tweeter, ano. So, okay guys, kung nagustuhan niyo itong aking munting video, huwag niyo pong kalimutan, pakipindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming maraming salamat po.